inaabot ulit na tulong, kaya nakabili tayo ng mga bingi na apamigay natin sa mga magsasaka at magtatanim ng gulay. Ang galing. Blair, kailan ninyo balak ito dahil gusto naming makasama ulit sa paghatid ng napakagandang blessing na ito kay Tatay? Sorry, Myong. Sorry, nakat yung line. Ano, okay. So, kailan nyo plano na ibahagi, ibigay, ipaabot kay Tatay yung inyong napakagandang blessing na ito para sa kanya? So, bukas, asurpresahin natin si Tatay na puntahan natin siya para ibigay na yung makina na gusto niya at Din makapagbigay din ng kaunti pang binhi at makabili pa ng mga gulay na apamahagi naman natin sa mga frontliners at mga indigent families. So, yung next na target sana natin na beneficiary ay yung mga tricycle drivers na nagabiyahe sa Ilaya ng Buak at yung iba pang yung mga indigent families pa na nagpaabot ng mga ng kahilingan sa atin. Oh, Blair, para dun sa mga kababayan natin ano na hindi familiar dun sa advocacy na sinimulan nyo, ano nga ni ulit itong From Farmers to Frontliners na initiative ninyo? Please explain to our general viewers. So yung talagang programa natin, yung Tulong Marinduque, ina-activate natin siya every time na may mga typhoon, may mga sakuna o may mga crisis sa Marinduque, no? Pero ngayon, specifically for the COVID-19 crisis, ginawa natin yung From Farmers to Frontliners para tuhog na tuhog yung programa dahil masyadong malawak yung mga naapektuhan, no? At gusto natin sana na sa isang programa, parang you're like hitting two birds in one stone. So, if you are, dahil may multiplying effect na kapag bumili ka sa mga magsasaka direkta ng kanilang ani, natulungan mo na yung mga magsasaka. Siyempre, yung barangay nila, natulungan mo din dahil yung mga magsasaka sa mga sari-sari store din naman bumibili ng kanilang mga pangangailangan. Ganyan din naman na natulungan mo din yung mga frontliners dahil alam natin na over the past 4-5 weeks, yung mga medical frontliners natin at yung mga nasa checkpoint ay hindi na halos nakakapamalengke. At you know, parang tulong na lang din natin na mabigyan sila kahit o paano ng kaunting sustansya ang pagkain, kaya inabigyan natin sila ng gulay. Hindi lamang gulay, so nagbigay din tayo ng mga pilipitin, ng mga daing, ng bagoong, para kompleto na yung, you know, yung pagkain nila. So, ganun yung naging programa natin. Inuulit-ulit lamang natin kada linggo dahil nga ayaw naman natin mag-cause ng major disruption sa local economy. Kaya hinagahanap tayo ng mga barangay na maraming mga magtatanim ng gulay, kaya doon tayo nakuha. Kasi malaking bagay na ina-empower natin yung mga farmers, at the same time ina-empower natin yung mga komunidad. So yung mga magsasaka ngayon, hindi na dumadaan sa middleman, nakakapagtakda na sila ng presyo para sa kanilang gulay, at kumbaga maalwan na din yung pagkuha ng mga gulay kasi na tayo na mismo yung pupunta at kumukuha ng mga pananim nila. Ang galing, ano, last Sunday po, ano, ay nakasama po tayo sa pag-ikot o sa pamimik up po noong mga gulay mula para naman po sa ating mga kapatid na mga magsasaka, at nakita po namin kung gaano po yung sakripisyo at kung gaano po kaganda ng proyektong ito sapagkat natutulungan po na nila ng grupo pong ito ang atin pong mga magsasaka sa kabila po ng pandemya na inakaharap po ng ating lalawigan ng ating bansa. At si Tatay Ngani po ay mangiyak-ngiyak last time, ano, dahil sabi po niya, ako po ay napapagod na, manual po yung aking pagdilig ng mga halaman, kaya sabi po ni Tatay, ako po ay nananawagan sa ating gobyerno, sa ating mga kababayan, na kung sila man po ay may kung gusto po nila na makatulong sa kay Tatay na napakita po natin sa ating television na taga dyan po sa Caganhao, aba talagang napakabuti po talaga ng Diyos dahil binigyan na po at nakikita na po natin yun pong blessing na ahatid na po agad-agad bukas, ano, ang bilis nito Blair, ano, ilang araw lamang and bukas ay mapipresenta na at madideliver na kay Tatay itong napakagandang regalo na ito.
So yes, yung bukas a surprise na lang natin si Tatay. Though sana ay wala mo nang makapagsabi kay Tatay, ano? Dahil napapanood na at napapag-usapan na natin ito ngayon. Oo. So salamat din yung dahil binigyan mo kami ng platform para makapaabot sa mas malaking mas malawak na mga audience at para din siguro mabigyan ng kahit papaano mabigyan ng realization yung maraming tao dun sa kahalagahan ng mga magsasaka at kailangan talaga natin para mustasa yung dignidad sa mga magsasaka. Baka meron ka pang gustong pasalamatan na naging kabahagi nitong From Farmers to Frontliners, please go ahead before we let you go. Oo nga, so napakaraming mga taong tumugon. Unahin na natin yung mga kaibigan, mga kamag-anak ko. Mula dito sa mga kapitbahay namin sa Puras, mula hanggang sa mga Marinduque Association sa iba't ibang bahagi ng mundo, sa US, sa Germany, sa London, napakaraming tumugon talaga. And ito yung parang sobrang nakakaiyak at parang nakakataba ng puso dahil there's still hope. Kumbaga, may faith in humanity sa lahat ng nangyayari sa mundo. Alam mo, nakikita mo dito na may marami pa ring mga mabubuting puso. Hindi ko na lamang kayang isa-isahin dahil napakarami, hindi man yung iba nakapagbigay ng ng monetary contribution, yung iba naglaan ng oras. Nakita mo naman yung mga nag-repack dito alas 5:30 pa lang ng umaga nag-aumpisa ng mag-repack, yung mga kay Kuya Jojo, ultimo kay Kuya Jojo na inapag-drive tayo para kumuha ng mga gulay sa mga, of course, sa provincial government, kay Gov Presby, kay Tita Arlene, kay Sir Mike Velasco, napakarami. And ito, makikita mo talaga na posibleng magkaroon ng maayos na ugnayan at link ang private sector, ang local government, ang simbahan, at ang ating mga kababayan na nasa ibang lugar. So ang dalangin ko lang, kaunting tiis pa, makakaraos din kita, at para pa dun sa mga gustong magpaabot ng tulong, kahit hindi na sa akin, lumingon na lang sa mga kapitbahay at sa mga barangay ninyo, pwedeng-pwede pa. Salamat niyo. All right, maraming salamat, Blair Dimaano, mula po sa From Farmers to Frontliners program. Yan po ay nakapiling natin dito naman po sa Marinduque News. At bukas po, pag kita po ay nabigyan ng pagkakataon, ay kitasamahan po muli natin ang kanilang grupo para i-cover naman po yon pong pamamahagi nung nasabi pong regalo kay Tatay. Thank you so much, Blair, at congratulations at saka ang aming pagsaludo dyan sa inyo at regards kay Tita Belia. Salamat yung... Okay, at muli po, yan po ang tinig ni Blair Dimaano, ang volunteer at the same time siya po ang pinakang head ng From Farmers to Frontliners Group Tulong Marinduque, kung saan po ay sila po yung nagabigay ng suporta sa atin pong mga frontliners, gayon din po sa ilan nating mga kababayan. At maraming salamat po sa lahat po ng tumutok dito naman po sa ating tugsugan, Erguhan with DJ Myong, at kasama po natin pa rin si Dave Escala Bautista, ating kasama sa technical. Amalia Palmero is also watching from Japan. Christine Joy Bautista, Mabato pa, shoutout naman sa Mabato family, sa Laylay Buak at sa Hogno family sa Masigagasan, watching from Parañaque City. Stay safe everyone. Evelyn Almadin is also watching. Ako daw ay palaging nanunood sa Marinduque News, sabi ni Evelyn Almadin. Si Christine Joy, si Adelaida Hashimoto. Magandang gabi po, DJ Myong. Pabati naman po sa mga taga-Balogo sa Santa Cruz, Marinduque. Lagi po kami nanunood sa inyo, watching from Japan.
At sa lahat po ng ating mga kababayan, ano po, ako po ay nangako. Nasa pagbabalik po nitong ating programa, lahat po ng nanunood sa kanikadilang mga telebisyon ay atin pong abatiin. Mga nanunood dyan sa Sumanga, sa Mugpog, abati naman sa Nueva Ecija, Perez Family and Santos Family sa Rizal. Maraming salamat po mula kay 9268. Abati naman po sa Del Mundo Family ng Paye, Mugpog, Marinduque mula kay 1453. 0577, marami po ang nanonood talaga sa iyo kasi bilib na bilib po sa gupit mo. Sina Obet Didang, Kenneth Agot, sina Lay, Chami, Ella City, Jason, maraming salamat po. Yan ang bulaan ito. Pabati naman po kay Don Ruel ng Santol 1075. Pabati naman po kay Felix Lamok ng Mugpog Market Site 4573. Gayon din po kay Lawrence Mistal, taga-dulong bayan ng Mugpog from Doc Marciano. Pabati na rin po sa lahat ng Soleta family, Barangay Santol. Gayon din po sa pinakamamahal kong asawa na si Mian Soleta mula kay 4888. Si Jason Malalad Hermosa. Wilbert Palermo. Mary Ann Garejo. Batia daw po nga ni si Angel Mendoza na nagahilamos po maigi habang nagabahaw ng ulam o namamahaw po. Ang ulam po ay tinigang, may kimi pang kapi. Julius Bakota, papabati naman po sa lahat ng family Marambila at sa lahat ng mga frontliners sa Maligaya. Isa na po ang tatay ko na si Danilo Marambil. Ingat po kayo, kabayan. Si Nemiel Yako Autensio, pa-shoutout kay Miss Liana Macalino, Miss Universe Philippines Marinduque. Kailan ang baga nga ni nausod ata nang naisod ang Miss Universe Philippines. Rose Maricaniete Nite, Evalie is also watching. Kumusta sa mga taga-Poras dyan sa Buwak? Tita Susan Nase ng Dream Favor Travel and Tours, Clyde and Tito Nelson Nase, see you in a while. Pa-shoutout naman kay Nina Macalino, Romeo Matak Jr. Badette Mayores Maming, hello pa bati naman po sa kay Bernadette Maming dito po sa Matandang Gasan. Lagi pong nanunood sa iyo, maraming salamat po. Tita Betty, wag mo po akong asaraduhan. Si Kuya Edwin, si Tita Rita C, sa kanyang butihing asawa. Dito po sa lahat ng mga naito sa Pension House Lucky 7. Bisita po kayo din sa aming studio ha. Pagkatapos po ng Enhanced Community Quarantine, kayo po'y mag-aaguyod ng Pumarini at nang makita ko naman po kayo at makadaupang palad ko po kayo ng personal. Ano po? Sa 5th floor po kami ng Lucky 7 Pension House. Kabayan, at sa oras po na 8:55, kita po ay pansamantalang magpaalam. Maraming maraming salamat po sa inyong ginawang pagtutok, pagsubaybay, pakipag-erguhan sa inyong lingkod. Ako pa rin po si Romeo Matak Jr. sa ating erguhan with DJ Myong. Kasama po si Adrian Rosales at si Day Bautista na kanina pa po pagod na pagod na at hindi pa po nakain dahil nag-aasikaso po sa akin ngayon. Maraming maraming salamat, Dave. Alam na alam mo kung gaano kita kamahal at gaano kita pasalamatan sa lahat ng tulong mo sa Marinduque News. We owe you so much, Dave. Kaya naman sa lahat po ng ating mga kababayan na nagpapabati pa po, Annabel Peñarroyo Perdilla, huwag mo daw pong akalimutan dahil yan ang gawa po ng asawa ko, batiin mo po. Virgilio Grimaldo Palermo, pabati po sa Barangay Buangan, mabuhay po kayong lahat. At sa lahat pa rin po ng ating mga kababayan, sa lahat po ng bumubuo sa Marinduque News, sa lahat po ng aming mga honorary partners, kay Uncle June, Celso Mataak, maraming maraming salamat po sa inyo. At sa lahat po ng supporters ng Marinduque News, I'm Lioness Sase, maraming maraming salamat po. Rowena Sota Sato, Malu Andrade, Renato Maak, Virgilio Grimaldo Palermo, Jason Malalad Hermosa, Rose Maricaniete Nite,
Cathy Pilar, si Agatha, si